Sunshine, Pilipinas! Isa na naman pong masarap na ulam ang ituturo ko sa inyo this morning. Time out po muna tayo sa karne dahil medyo may kamahalan ang presyo. Kaya naman, ngayong umaga, paborito ng mga taga Malabon ang iluluto ko this morning. At sabi po ng maraming food historian, ay dinala pa po ng mga Chinese traders ang recipe na ito. Ito ang tochong bangus with tahore. Ito pa ang mga sangkap na ating kakailanganin. Simulan na natin ang paggawa ng tochong. Una ko pong gagawin ay papakatasin ang luya. Bango, yan pwede na. Pwede na tayo mag-isa ng bawang. Pag lumabas na ang aroma ng bawang, that's the time na pwede na natin ihalo ang ating sibuyas. Lagay na natin ang ating kamatis. Habang hinihintay po natin na kumatas ang ating kamatis, dudurug-durugin ko lang po ang ating tahore. Ang tahore po ay binurong tokwa. Ito po ay binabad sa soy sauce at sa black beans with a little bit of salt. Kumatas na, lalagay ko lang ang black beans. O pwede na natin ihalo ang ating tahore. Ito na yung ating dinurog na tahore. At syempre, ako mahilig talaga ako sa spicy food, kaya dadagdagan ko ng onting sili. Okay, ngayon lagay na natin tong 1 cup of water. And then we will let it simmer. Ngayon, nalagay ko na yung soy sauce. Mix. Okay, ngayon lagay na natin ang ating isuka. Katapos, wag po natin haluin para manuot po talaga yung flavor ng vinegar. At pagkatapos niyan, ay maglalagay na tayo ng siling haba. Siyempre, ako ay isang Bicolana, kaya talagang mahilig ako sa mga spicy foods at kaya naglagay tayo ng 2 kinds of chilies. Dahil kaming mga Bicolana, ay nagluluto kaming igwang pagkamot o kaya we cook with love. Lagay ko na. And then, we will just let it simmer at pagkatapos niyan, pwede na natin ilagay ang prinito nating bangus. So, nilagyan ko po ito ng flour at salt and pepper. I'm using boneless bangus. Okay. Ngayon, pwede na rin natin ilagay itong prinitong talong. Pagkatapos ay maglagay tayo ng black pepper. Hintay lang po natin kumulo para ma-absorb ng bangus and at the same time ng talong yung flavor ng ating sauce o ng ating tochong. So habang hinihintay po natin mag-simmer ang ating niluluto, alam niyo po ba na mayaman po sa omega-3 ang bangus na mainam sa ating heart health. Mayaman din naman po sa calcium ang tochong na mainam sa brain function at matibay na buto. Okay, ayan, pwede na. Pwede na natin ilagay ang ating kinchay. Katapos nito, nakong bango na, pwede na po natin tikman ang ating nilutong dish this morning. This is my favorite time! Tikman na natin ito ang ating tochong bangus with tahore. Lahat ng flavors ng tochong, black beans, sugar, and yung vinegar. Ang maganda dito dapat talaga balanse. Perfect na perfect po itong ulam ngayong tanghalian. Kaya subukan niyo na po ito. Ito po ulit si Carla Paterna at abangan niyo po ulit ang aking mga susunod na ituturo sa inyo. Until our next cooking!